Yo mga idol, kamusta po kayo? Sa video na ito, gumawa po ako ng isa na namang throwback video, 1996 semifinals ng Ginebra laban sa San Miguel. Sana maalala nyo at i-share sa amin ang experience nyo nung time na pinapanood nyo po ang laban na ito. Siguro sa laban na to, isa kayo na maos kakasigaw sa loob ng arena or sa bahay ninyo. Ang head coach pa nila dito si Jaworski. Sa mga bata-bata pa dyan, sana ma-appreciate nyo po itong video para malaman nyo kung gaano na kalakas ang Ginebra noon. Sa laban na ito, tinalo nila ang San Miguel sa Game 5 semifinals. Kaya pag-uusapan natin dito kung paano ba nila tinalo ang San Miguel at anong opensa or pag-atake na ginawa nila. At isa pa mga idol, bakit may nambato ng inumin sa loob ng court? Anong dahilan? Kaya isa yan sa tatalakayin natin mga idol. Bago po tayo magsimula, pakiclick po sana ang subscribe at ang bell para matulungan nyo po ako paabutin ito ng 15,000 subscribers. At pakilike po sana itong video na ito para sa suporta sa kanila. Pwede din po kayo mag-comment kung may gusto po kayong i-share tungkol sa larong ito. Huwag na natin patagalin ito. Tara! ...1996 semifinals ng Ginebra at San Miguel. Maganda ipinakitang opensa or pagkatake ng Ginebra. Magsimula agad tayo dito mga idol. Hawak ni Cofield ang bola. Ang bumabantay kay Loxin, itong si Struthers. Kaya kino naman si Babilonia. Tignan nyo, habang pinapasa ni Cofield ang bola kay Arencio, si Noli Loxin dumidiscarte na. Nag-off-ball screen siya dito sa painted area para kay Aquino. Pagka-screen nito, sabay takbo ni Marlo Aquino sa gitna at sabay pasa agad ni Arencio sa kanya. Sabay pukol. Kaya nagkaroon ng space para makatira si Aquino kay Babilonia. Medyo nalito si Babilonia kung sino babantayan niya. Kasi alam niya, switching ang mangyayari dito. Pero tignan nyo, biglang iniwanan ni Struthers si Aquino at binalikan niya si Loxin. Kaya nangyari, nagkaroon ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Malaking naging epekto talaga ang ginawa ni Loxin sa pag-screen niya para kay Aquino. Napakaganda ng ginawa ni Baldavid dito mga idol. Ang nagbabantay sa kanya si Kaydik. Para sa akin ang galawang ito simple pero kaya kang iwanan sa kinatatayuan mo. Hindi ko sure para may pagkakahawig sa changing face kasi ganito yon. Habang nagdi-dribble si Baldavid dito, kung titignan mo parang walang balak umatake. Pero kung paningin mo wala sa kanya, siguradong wala na agad siya sa harapan mo. Panoodin nyo ang galaw niya mga idol. Mabagal ang dribbling niya dito at sabay gugulatin ka ng mabilis na pag-atake. Isa din factor kung bakit parang natalanta ang paa ni Kaydik. Kasi pag-atake sa kaliwa ni David, agad itong nag-change ng penetration. Kaya akala ni Kaydik sa kaliwa pero kanan pala. Pagkalusot ni David, nasa likod na niya si Alan Kaydik. Kaya tumulong na ito si Struthers pero hindi pa rin siya napigilan. Foul counted pa nga. Kapag ganito talaga kausay ang humahawak ng bola, mapapa-double team ka talaga. Hawak ni Cofield ang bola, ang kumukover sa kanya itong forward na si Dignadais. Nag-enter si Baldavid pa ilalim, ipapasa sana ni Cofield pero di kinaya kasi alerto si KD. Pagkaangat ni Vince Season, papuntang 3-point area, nagkaroon ng floor spacing dito. Siguro napansin din ito ni Cofield kaya nag-decide itong umatake. Pagkasugod dito, dahil kanina pa nga nag-iinit ang kapay ni Cofield, agad tumulong si Struthers para mag-double team. Hindi alam ng San Miguel ang iniwanan nila si Season may shooting ito sa labas. Pagka-double team kay Cofield, agad niya ipinasa kay Season na walang bantay. Alam na. Dito naman si Hison ang didiskarte. Nasa kanya ang bola. Kung mapapansin nyo ang depensa ng San Miguel dito, di gaano mahigpit. Tatlo ang nakikita kong strategy na gagawin ng Ginebra dito. Una, ang pag-atake ni Hison. Pangalawa, yung katayuan ni Marlo Aquino. Malaking bagay yan dyan. Pangatlo, anong purpose kung bakit nakatayo lang si Cofield dito? Galito yan. Unahin natin i-explain yung atake ni Hison. Ang kaharap niya dito si Kaydik. Pag-atake niya sa kaliwa, dalawa agad umarang. Ito yung pangalawa, yung tayo ni Aquino sa gitna. Ang role niya pala dito, ang pag-screen sa bumabantay kay Cofield. Ang pangatlo, kaya pala tamang standby lang si Cofield sa 3-point area, siya pala ang pupuntos dito. Kalagdagan lang, ito'y aking base sa aking nakita at naisip mga idol. Palagay ko, kaya sinadya ni Hison umatake sa kaliwa para magawa ang play nila. Kahit alam naman natin bukas ang ilalim ng San Miguel dito. Pero pinili pa din niya umatake sa kaliwa kasi di natin alam mga idol baka i-compress si Hison dito. Kung mapapansin yung katayuan nitong isa, baka mag-help ito sa kanya pagdating sa ilalim. Sa madaling salita, baka trap lang yan.
Punta naman tayo sa depensa ng Ginebra. Ang may hawak ng bola dito si Struthers. Si Asaitono nag-set ng pick, sabay roll siya dito at libre na siya. Kasi nakuha ni Struthers ang dalawang Ginebra. Pero hindi agad siya nakapagpasa kay Asaitono dahil tignan nyo ang ganda ng pagkakadepensa ng Ginebra. Habang dino-double team nila EJ at Caulfield, si Marlo Aquino nakita niya na libre si Asaitono. Kaya agad niya pinunta nito para i-cover. Pagkapasa ni Struthers kay Asaitono, huli na dahil nakalikover na agad si Marlo Aquino sa kanya. Ayun, sapal. Dito naman pag-uusapan natin ang malaking controversial sa pagtawag ng referee na traveling kay Hison. Bakit nga ba may nambato ng inumin sa loob ng court? Panoodin natin kung anong dahilan. Uy, may nagpapato! Kaya pala maraming kontra sa desisyon ng referee ang inireklamo pala nila dito at ni Coach Jaworski bakit tinawagan ng traveling si Hison. Pinatungan na nga naman wala pa rin foul na tinawag. Mas tinuon nila ang pansin ang traveling kahit tama naman ang traveling ito. Pero kung pagmamasdan nyo mabuti mga idol, sa pagdagan sa kanya ni Struthers, dun pa lang may foul na. Kaya naman siya na traveling kasi napa-atras ito dahil siguro sa bigat ni Struthers. Kahit naman po kayo kapag nadaganan mas malaki sa inyo, talagang magpupumiglas kayo dahil sa bigat nito. Para sa akin foul ito at hindi traveling. Sa kasamang palad, nasunod pa rin ang traveling na tinawag ni referee. Kaya mga idol, ano sa tingin nyo? Foul or traveling? At saka, palagay nyo po, kaya ba may nambato ng inumin dahil sa maling tawag ng referee? Comment nyo lang po sa ibaba at pag-usapan po natin yan. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana'y nag-enjoy po tayo sa ipinakita ng Ginebra sa laban nila noong Game 5 Semifinals Governor's Cup. Nanalo sila sa score na 122 Ginebra, 102 San Miguel. Bago po ako magpaalam, shoutout po natin ang lahat ng mga nanood nito at patuloy natin suportahan ang ating channel. Maraming salamat din sa inyo sa panonood nitong throwback video nila. Huwag natin sila kalimutan kung ano ang memorable offense na pinakita nila sa atin dahil kung wala sila, hindi makikilala ng gusto ang Ginebra. Pasalamat din tayo kay Coach Jaworski sa kanyang ipinakita kausayan pagdating sa pagiging coach sa kanila. Ako po ulit si JPReyosa ang magpapaalala sa inyo palagi na mag-ingat po tayo and God bless. Bye-bye!